The church was never a place. The church is the people. Wherever we can connect and whenever we can connect. Like the first churches who met in homes, temple courts, anywhere that God's people could meet. In today's world, it is now more possible than ever. Any time zone, any country. Because no matter the circumstances, we are called to make disciples, build relationships, pray together, intimately fellowship, and love God and each other through any means necessary, until the time we can physically gather again. For the church was never a place. The church is the people. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Kamusta po kayo mga kapatid, mga kapamilya, mga kapuso? I'm sure tayo pong lahat, by the grace of God, ay nasa mabuting kalagayan. This is also our prayer dito po sa Small Church Ministries. Nadatnan po tayo lagi ng biyaya ng Panginoon. And so it's another day with the Lord. Let us encourage one another. No, if you have your Bible, I encourage you to open it at the book of Luke chapter 8 verse 41 to 50. No, ang gagamitin ko translation ngayon is King James version, no? Ang sabi sa verse 41, no, ng Luke chapter 8. And behold, there came a man named Jairus, and he was a ruler of the synagogue, and he fell down at Jesus' feet and besought him that he would come into his house, no? And for he had one only daughter, about 12 years of age, and she lay dying. But as he went, the people thronged him, or pressed him, or squeezed him. Verse 43, and a woman having an issue of blood, 12 years, which had spent all her living upon physicians, but neither could be healed of any, came behind him and touched the border of his garment, and immediately her issue of blood stanched or stopped. And Jesus said, "Who touched me?" When all denied, Peter and they that were with him said, "Master, the multitude throng thee and press thee and sayest thou, who touched me?" And Jesus said, "Somebody had touched me,
For I perceive that a virtue is gone out of me. And when the woman saw, verse 47, that she was not hiding, she came trembling and falling down before Jesus. She declared unto him before all the people for what cause she had touched him and how she was healed immediately. And he said unto her, daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Go in peace. While they yet spake, there cometh one from the ruler of the synagogue's house, saying to him, thy daughter is dead, trouble not the master. But when Jesus heard it, he answered him, saying, fear not, believe only, and she shall be made whole. May God bless His word today. Let us talk about a topic which entitled Unexpected Encounter. Unexpected Encounter. No. This is a very familiar verse to us. In fact, sobrang familiar po nito. Isinulat po ito sa Synoptic Gospel. Mababasa po natin sa Matthew chapter 9 verse 20 to 22, Mark chapter 5 verse 25 to 34, and Luke chapter 8 verse 43 to 48. But we choose to read ito pong dito po sa Luke chapter 8. Ano po? This is a very famous familiar story in the Bible, yun pong babaeng may issue of blood. 12 years po siyang dinudugo. No? But before that, mababasa po natin doon na hindi naman talaga siya yung pakay, no, ni Jesus. No? Meron pong sinabi doon na pangalan, a man named Jairus. No? And he was a ruler of synagogue. And Jairus fell down at Jesus' feet and sought him that he would come into his house. You see, notice this. Yung lalaki, yung tatay, binigyan ng description ng Bible, ang pangalan Jairus. Sinabi rin ng Bible kung ano yung ginagawa niya sa buhay. Ang sabi ng Bible, he is a ruler of the synagogue. No? Ano ba yung ruler of the synagogue? Ang tawag doon sa kanila ay Hazan, sometimes called ruler in the English Bible. No? And ano po ang ginagawa ng mga ruler of the synagogue? No? They are responsible for maintaining the building and organizing prayer services. And sometimes Hazan, sometimes taught sa mga synagogue school. So yun po yung trabaho ni Jairus. At lumapit siya sa Panginoon sapagkat nagmakaawa siya no, ni-request niya si Jesus na pumunta sa bahay niya sapagkat meron siyang anak, kaisa-isang anak, ang sabi ng Bible, meron siyang anak na babae, about 12 years of age, and she lay dying. No? Sa kanilang paglalakad, mga kaibigan, mga kapatid, merong encounter, merong unexpected encounter na naganap. And we know the story. Kasi very familiar po siya, no? But as Jesus went, as they went, no? The people thronged or pressed into Jesus. Napakaraming follower ni Jesus during that time, no? Napaka-famous niya. Kaya nga kahit saan pumunta si Jesus, sinusundan siya ng napakaraming tao. And then in verse 43, ang sabi po doon, there is a woman having an issue of blood for 12 years. And she spent all of her living in physicians, but neither could be healed of any. Merong babae dito, siguro cancer ito. 12 years siyang may cancer. No? 12 years siyang dinudugo. Makita ba natin yung resemblance o yung pagkakatulad? Diba? Yung anak ni Jairus na may karamdaman, may sakit, na halos mamatay-matay na, ang sabi ng Bible, 12 years old. At yung babaeng inaagasan ng dugo, ilang taon siyang inaagasan ng dugo? 12 years. So ibig sabihin, nung ipinanganak yung anak ni Jairus, that is the time na nagkasakit itong babae. And pansinin natin, yung babae hindi binigyan ng identity ng Bible, hindi binigyan ng pangalan, no?
Hindi binigyan pangalan. Katulad, hindi katulad ni Jairus. Si Jairus binigyan ng pangalan, binigyan ng identity, binigyan ng description kung ano ang ginagawa niya sa buhay. But itong babaeng ito, mga kapatid, wala siyang pangalan. Ang alam lamang natin, no, ay mayaman siya marahil sapagkat ang sabi ng Bible, ginamit niya lahat ng kanyang kayamanan pero sa pagpapagamot, pero walang sino mang walang physician na nakapagpagaling sa kanya, bagkus lalo pa itong lumala. We don't know the woman's name, but we do know her situation. We don't know all the intricate details about her resources, but we do know her needs. 12 years, mga kapatid. 12 years siyang may pinagdadaanan. 12 years siyang may sakit. Naubos yung kanyang kayamanan. Naubos ang lahat sa kanya. No? And walang makapagpagaling sa kanya. Napaksakit nun, ano? Yung bang may tayong pagdaanan ng ilang araw, ilang linggo, yung iba ilang buwan, yung iba inaabot ng taon, pero yung abutin ka ng decade or more, 12 years, na mayroong pinagdadaanan, may sakit itong babaeng ito, walang makapagpagaling sa kanya. Maybe hopeless case na siya. Maybe helpless na siya. No? Walang makapagpagaling sa kanya. Hanggang siguro maramdaman niya o marinig niya na merong isang Jesus na dadaan doon sa lugar niya. At siguro dahil out of desperation, mga kapatid, inisip niya, sinabi niya, wala na akong pag-asa maliban kay Jesus. At sabi niya sa kanyang sarili, mahawakan ko lang yung laylayan, yung dulo ng kanyang damit, gagaling na ako. Wow, what a faith! Hindi ko kailangan siyang hawakan, hindi ko siya kailangan halikan, hindi ko siya kailangan siyang yapusin. Ang kailangan ko lang ay yung dulo ng laylayan ng damit ni Jesus. So as they go along, no, ang sabi ng Bible, no, coming behind Jesus, hinipo ng babae yung laylayan ng damit ng Panginoong Jesus. Mga kapatid, what is your issue now? Meron ka bang issue? Itong babae ito, 12 years, meron siyang issue in her blood. At naniniwala ako, whatever issue do you have right now sa buhay mo, and if you just feel and open your heart and ask, Lord, heal me, I believe God will heal you if you have that faith. No? Itong babaeng ito, naubusan ng pera. No? Nung mga panahong iyon, mga kapatid, kapag ka meron kang galitong klase ng sakit, you are isolated. Hindi ka pwedeng makasama ng kahit sino mang tao. Hindi mo pwedeng makasama ang pamilya mo, hindi mo pwedeng makasama ang asawa mo kung meron kang asawa. Hindi mo pwedeng makasama yung mga kaibigan mo. Why? Sapagkat during that time, kapag meron kang karamdaman na ikaw ay inaagaasan na dugo, you are unclean according to the law. And so therefore, since you are unclean, you are not authorized to be with your family. Ang hirap noong situation niya. 12 years na siyang inaagasan ng dugo, nawalan siya ng kabuhayan, naghirap siya, helpless yung situation niya, mga kapatid. No? Pero alam niyo, anong mas pinakamahirap doon? Mas pinakamasakit doon? Eh yung mag-isa ka. She is all alone. Yung magkasakit ka, pero kasama mo yung pamilya mo, somehow, that gives you an encouragement na magpalakas, magpagaling. Somehow that gives you hope, di ba? Kasi may sakit ka, pero nandiyan yung asawa mo, nandiyan yung mga anak mo. Somehow, nakakapagbigay yon ng sustaining power or effort para sa atin magpagaling. Pero itong babaeng to, 12 years may sakit. Na bankrupt. Ang pinakamasakit doon, wala siyang kasama. Wala siyang kasama. She is all alone, by herself. By herself, mga kapatid. Pero nung marinig niya at malaman niya na si Jesus dadaan doon sa kung nasaan siya, nagkaroon siya ng pag-asa.
Walang social media noon, hindi niya napapanood si Jesus. Hindi niya alam siguro kung ano itsura ni Jesus. Ang alam lang niya, narinig lang niya yung pangalan ni Jesus. At nagkaroon siya ng pag-asa nung mabalitaan niyang dadaan si Jesus doon sa daan o doon sa lugar na nasaan siya. At alam niya po ba, kapag meron kang ganong sakit during the time, hindi ka allowed lumabas. You are not allowed to go out because you are isolated. At itong babae ito, out of desperation, ang ginawa niya, lumabas siya. Lumabas siya. Noon, kapag nahuli ka lumabas, na meron kang ganong klase ng karamdaman, pwede kang ipakulong. Pwede kang batuhin hanggang sa mamatay. Siguro naisip ng babae, mamamatay rin lang ako, bakit hindi ko paggawin ito? No? So ang ginawa niya, lumabas siya. At imagine natin mga kaibigan, mga kapatid, 12 years siyang inaagasan ng dugo. So hinang-hina na itong babae ito, wala na siyang lakas, putlang-putla na siya. And I don't think meron pa siyang lakas para tumayo at lumakad para lapitan si Jesus. Idagdag pa natin doon na napakaraming tao nagkakagulo dahil pinagkakaguluhan nila ang Panginoon. But what she did was, I believe, gumagapang na lamang itong babaeng ito. No? Siguro hindi maiwasan, apakan yung kamay niya, apakan yung mukha niya, apakan siya, no? Parang stampede. Pero hindi siya tumigil hanggang sa makarating siya doon sa Panginoon. And then she began to touch the hem of the garment of Jesus. Sabi ng Bible, faith comes by what? By hearing by the word of God. No? Walang pastor na lumapit sa kanya sapagkat hindi allowed yon, no? Wala siyang mga kamag-anak, wala siyang pamilya na nag-encourage sa kanya because she is living isolated siya, no? Ang meron lamang siya, siguro narinig niya yung pangalan ni Jesus, na si Jesus, kapag na kay Jesus ka, meron kang pag-asa. Pwede kang pagalingin, no? Jesus can provide, no? Siguro yun yung nalagay sa isipan niya, and then pumasok yung pananampalataya sa kanya. Ang kapatid, whatever, kung ano man yung ating mga pinagdadaanan sa buhay natin, meron po tayong pag-asa, and that is Jesus. That is Jesus. So what, anong ginawa niya? Anong ginawa ng babaeng ito? Hinawakan niya, hinipo niya yung dulo o yung laylayan ng damit ni Jesus. At ang sabi ni Jesus, sino ang humipo sa akin? May humipo sa akin, may humawak sa akin. Ang sabi ni Jesus, sumagot si Peter, sabi niya, Lord, ang daming tao. Ang daming tao. Sabi niya, imposible hindi ho kayo mabangga, imposible ho hindi kayo mahawakan. Napakaraming tao sa paligid natin. Bakit niyo tatanungin ko sino ang humawak sa inyo? Ang sabi ni Jesus, naramdaman ko na may kapangyarihang lumabas sa akin. Who touched me? Who touched me? Ironically, akala natin, nung hinawakan ng babae yung hem of the garment of Jesus Christ, gumaling siya. But I believe po, personally, it's the other way around. It's Jesus touching that woman. And I like that word when the verse says, immediately, the bleeding stopped. Immediately, the bleeding stopped. Mga kapatid, maybe some of us needs that immediately moment today. Meron kang pinagpipray, meron kang pangangailangan. Parang sa prayer mo, sinasabi mo, Lord, one touch from you can change the entire trajectory of my life. And I want to encourage you today. I want to encourage you now. No? Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang malamig. Huwag kang tumalikod. We have hope. Mga kapatid, this lady, no? 12 years, hopeless, helpless, alone. And I know, I believe sa inyo po mga nakikinig, no, sumusubaybay po sa broadcast na ito, meron po tayong mga pinagdadaanan. But let me tell you, there is hope in Jesus. There is hope in Jesus. At dahil ang sabi ng Bible, umamin yung babae. Nilakasan niya yung loob niya, nanginginig siya at sinabi niya, ako po yung humipo sa inyo. Ako po yung humipo sa inyo. And then ano po yung sabi ng preceding verse? Ang sabi po ng verse 28, kung ating po babasahin, no? Yung preceding verse, ang sabi po doon, and he said unto her, and Jesus said unto her, daughter, be of good comfort. Thy faith hath made thee whole. Jesus said unto her, daughter, be of good comfort.
thy faith hath made thee whole. Bakit ko po inulit-ulit yung verse na yon? Doon sa mga verses, bago tayo makarating doon sa verse 48, ang description sa kanya ng Bible is a woman with an issue of blood. But when he unexpectedly encountered Jesus, ano ang tawag sa kanya ni Jesus? Daughter. Meaning, hindi na siya basta-basta. Doon sa mga preceding verse, ang tawag sa kanya ng Bible is woman. Doon sa verse 48, tinawag siya ni Jesus, daughter. Ipinaalala ni Jesus yung identity niya sa harapan ng Diyos. Kapatid, maaring meron kang discouragement, maaring meron kang karamdaman, maaring meron kang pangangailangan, maybe you need guidance today. But let me remind you of your identity in the Lord. You are a child of God. Dahil tinawag niyang daughter, ibig sabihin, inako niyang anak. Itong babaeng ito na hindi kilala, ang tawag niya, daughter, my son, my child. Kapatid, you are a child of God. You are a child of God. Kaya nga, because we are a child of God, we can be assured of na hindi tayo pababayaan ni Lord. That any time na tayo lumapit sa Kanya, tayo ay pakikinggan ng Panginoon. Ang sabi ng Jeremiah chapter 33 verse 3, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Let me remind you of who you are today, brothers and sisters. Hindi lang ikaw, kung sino ka, Joseph, Chris, Jay, you are a son. You are a child of God. And so because you are a child of God, you can go to Him directly and pray and ask Abba Father. Ang sabi ng Bible, Abba Father means daddy, provider, protector. I want to pray for you today. Maybe meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay natin. Kailangan natin ng comfort, kailangan natin ng guidance. Kailangan lang nating hawakan. Kailangan lang nating mag-reconnect kay Jesus. Can I just pray for you if you have a need today or if you want comfort from the Holy Spirit today? Can I just pray for you? Hindi ka iba sa harapan ng Diyos, kapatid. You are a son of God. You are a child of God. Can you close your eyes and bow down your head and open your heart? And I will pray. We will pray. Heavenly Father, in the name of Jesus, we thank you, Lord, for this opportunity to be together, Lord God. Even online, your power, your presence, Lord God, is not limited by distance and time. I know and I believe if we have faith right now, Lord God, you can do everything, Lord. You are able to do exceeding abundantly above all that we can ask or imagine. Hindi ko alam personally ang pangangailangan ng iyong mga anak na sumusubaybay ngayon. But Lord, you know their hearts. And I pray that you will touch them, you will encourage them, you will do miracle in their lives, Lord God. We just thank you and lift everything up to you. For those brothers and sisters that need guidance, Lord, today, I pray for them. Lead them. Lead them, Holy Spirit. Lead them in their decision-makings, Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus. We bring back all the glory in Jesus' name. Amen and amen. If you pray that prayer, I believe the Lord answered you today. And so, huwag ho natin kalimutan, subscribe ho tayo, mga kapatid, no? Hit that notification bell and i-click nyo po yun para pag may mga bagong videos po tayo, ma-notify tayo. I-follow nyo po ito. Meron po tayong comment section, ano? At magbigay ho kayo ng mga testimonies. Meron po kayong mga topics na gusto ninyong i-tackle po natin, gawin po ninyo yun. I-type nyo po yun and magiging encouragement po sa amin yun na kung gagawin po ninyo iyon. So, shout out po sa lahat po ng mga members, sa lahat po ng mga kaibigan na nagsusupport sa small church ministries.
sa mga susunod po na panahon, abangan nyo po kami at nawa po maging pagpapala po kami ng patuloy sa inyo. Have a blessed day, everyone. God bless you. In Jesus' name, amen.